Tsaka Eve. Aldous agad? Yes. Ang gumagawa nito is Evos SG. Yung nagbaban ng Aldous first phase. And you have to give respects to Impurity KH. Ayaw nilang makalaro yung Aldous ng Blacklist International. Feel very comfortable knowing na yung playstyle ng Impurity KH. Lalo sa pinakita nila kanina against series nila ng Bigetron Alpha, this might be a good match for them. Feel good match, kumbaga. Let's see. Game number one here into the draft. Blacklist ang mamumuna, sasagot ang Impunity. Let's see. Coach Bonchan versus Coach North King. Siya pa rin ba ang hari pagkatapos ng laban na ito? Selena taken out by Blacklist. Nanood si Bonchan. Nanood ka rin. Senpai, easy ka lang dyan. As well as the Jawhead, habang sa Impunity naman, tinanggalan nila ng, tama ba to Midnight? Aldous agad. Yes. Tsaka Eve. Aldous agad? Yes. Ang gumagawa nito is Evos SG. Yung nagbaban ng Aldous first phase. And you have to give respects to Impurity KH. Ayaw nilang makalaro yung Aldous ng Blacklist International. A hero that usually pops out on the second phase. Pero again, respeto. Kailangan mong bigyan ng respeto si Blacklist International. This team is the scariest team when it comes to playing the Aldous. Yeah, but nakikita natin yan. Perfect record no MPL PH Season 7 under the banner of Blacklist International, ang Aldous Peak. So nakita natin nila eh. Kumbaga, nung first game ng Blacklist International, hindi na nila ito tinatago. Just like what happened nung compared sa nangyari nung Game 7 natin ng MPL Philippine Season 7. Pero ito, parang binibigyan na rin ng pagkakataon o binibigyan na rin nila ng idea yung ibang teams na okay, hindi na sa amin to secret. So, you're also providing information sa kalaban na, o sige, iban nyo tong Aldous kasi pag di nyo binan, there's a big possibility na kunin namin to. And also giving space sa mga hero pools pa ni Wise, yeah, moving forward. Impurity KH, they need to think about heroes like Barats at this point. Knowing na, of course, yung Benedetta hindi malalaro dito sa series na to. They have, both teams have good Benedetta players. Blacklist International, they've already set up with the Estes. Meron pa silang Rafaela, mind you. Ginawa na nila to before nung grand finals natin ng MPLPH, the Estes and Rafaela combo. PNTKH opts to go with the YSS and Lunox. Lunox, I perfectly understand. It can be good against the upcoming Barats pick of Blacklist International. YSS, I feel like they're not respecting the hero pool of Wise. Kasi alam nila na, okay guys, Granger lang yan. Kumbaga, eto na naman tayo sa mindset na Granger lang lalaroin ng Blacklist. But time and time again, they proved then that he can play the Ling, the Harley, di ba? They can actually play a lot. And ayan na yung Rafaela Harith. Harith, actually may talo na si Harith one game. Pero sa PH, perfect record. Yep. Oheb. Oheb ni Harith. Yes, Oheb ni Harith. Yung Oheb ni Harith, ladies and gentlemen. So tapos na ang first half ng Blacklist. Anong sagot ng Impunity KH? Very interesting. Gusto ko lang balikan talaga yung YSS. Parang sabi nila, White Knight, sige, ikaw na bahala. Mm-hmm. Ayusin muna natin. Let's get a stable pick here and understand na vision is key. Yeah. Kasi tinanggalan nila tayo ng Selena. So ito na lang muna. I wonder what this is. Oh. Maybe that side lane Uranus. Wow, really? They picked the Uranus into a Rafaela and Hare. Something that you don't really do because these two heroes, they just destroy your ability to join fights. But because of the presence of the Zaman Force, kapag kinakit ka ng Zaman Force, kailangan mo gamit yung ulti mo para matakil yung slow. But then again, the Harith will just chase you down. And at the same time, the Rafaela will just provide the sustainability and the mobility to move away from the Uranus and the punish as well. Kasi parang ano yan eh, double-edged sword si Rafaela. Kapag tinatakbuhan mo siya, sobra aggressive niya. Kapag ikaw yung naghahabol, ang hirap niyang habulin kasi Rafaela siya eh. Mm-hmm. Pati ano eh, hindi sumasagot yung ano itong pick na Uranus sa side ng Blacklist International kung sakaling ipo-pull off pa rin naman nila yung 5-man group up playstyle nila. Since tingin ko alam na rin naman ng Impunity KH, so since Estes and Rafaela, so it's all about Ube. Tingin ko magiging yes laning phase, magiging okay siya. There's a big possibility for Impunity KH to lead the early game kung sakaling hindi mag hyper aggressive ang Blacklist International. But knowing Blacklist International, power spike level 4, they're already gonna go ahead and group up, yeah, or rather go for pick-offs. Yeah, and medyo delikado, parang first phase pa lang, linabas mo na yung dead lane. Mm. Sa meta na to, it's not as effective, I gotta say. Yeah. Like, in early MPL Season 7, maybe, fina first pick pa si Uranus, pero ngayon delikado niya. Delikado.
Well, it's actually fine if you're intending to flex the Uranus. But they didn't. Problem is, you're already facing a Harris, so the Golden matchup is not going to exist. Mm-hmm. And dun na lumabas yung factor na, okay guys, explain yung Uranus. There's no other option for Blacklist International. Now, in Purity KH, they opted to ban out the Granger. It's a wise choice. No pun intended, it's a wise choice. You start removing the hero pool of wise. Next problem that they need to face, the Pakito of Edward. Pakito Barats, those heroes along the lines of Group Up just completely destroyed the side of Impunity KH. Now the link is open for Blacklist International. And it's impossible to link to. Yeah. And again, Impunity KH, they're not gonna steal the link. There's no way. Wala na. They leave it open here. So, again, I'd like to think that they respect Wise, pero mo ang na blind side sila. Yeah, kasi pwedeng ano eh. Actually, mas maganda nga na pinag-region na yung Blacklist. Kasi ang pwede mong gawin is you pick up the Barats now for Impunity KH, then Blacklist plays Granger Lapu. Then you get probably Kufra. Yeah. Mm-hmm. Diba? Yeah. Actually, wala pang tank ang Impunity KH. Now we're gonna get it in the form of a tank show. Okay. So talagang nilabas na agad ng Impunity KH yung mga side laners nila and also a possible tank. Pero ang Blacklist International sobrang flexible pa rin. At ito na nga, nilabas na nga nila. Oh, wow! Ang Pakito plus the Bruno ni Wise. Oh, Norb. Oh, in Norb. The house. Goal! Goal! Isisipin mo, Tola, hindi makakatakas yung mga kalaban dito. Again, with the movement speed plus the domain of the Moon God ni Estes. Yep. So, ang lakas ng pick of capability ng Blacklist International. Especially, this is a core Bruno. So, we are expecting a lot of volley shots na talagang pumuputok. So, maganda rin yung counter na yun up against Uranus. Ang Uranus kasi maganda siya. Ano yun, yung healing niya, it's the ano yun, healing per second. Pero up against a burst hero, and also adding na merong magic damage yung Blacklist International on the hands of Ohev, yeah. It will be a big risk. So kailangan bumabad muna ni Uranus dito sa side ng Impunity KH before going on fights. Very all-in ang solution dito. Interesting, no? Na parang Impunity KH sana yung nagdi-dictate kasi nga meron silang first two picks. Pero dahil dito sa naging last pick ng Blacklist, parang sila naman mag-iisip, okay, so paano natin sasagutin yung Bruno? Yeah. Now what? What now? Ang posibleng pwedeng isagot dito ng Impunity KH kung bakit din Carmilla yung ginamit nila. Kasi yung shared damage na pwedeng ibigay, they can provide a lot of magical damage again with the Chaos Assaults. So, tingin ko yun yung magiging sagot nila para mahuli. Pero, kung titimplahin ko yung magiging scenario, madaling makakaalis eh. Maraming sustainability yung Blacklist International. Again, you're up against the Estes and Rafaela, which provides a lot of sustainability for the main core hero. So, ako... I'll go in favor of Blacklist International here, especially early. Well, wala ka bias-bias. Like, wala ka bias-bias, guys. Draft lang. If you switch this up, I will still favor the lineup that has the Bruno. Yeah, exactly. As simple as just look at the level 4 of, I know, just look at the level 4s of Impunity EH. How do you defend against Harith and a Bruno alongside an Estes Rafaela against the Uranus? Kasi probably, ang gagawin ng Blacklist dito is pagdating ni Wise ng level 4 or level 5, they go to the lane of Uranus, then they push down that lane. Or, they go to the lane of Oheb para hindi umalis si Oheb ng kanyang lane. By the way, there's a gold link. Cho, ang daling bugbugin yan. Ang daling i-dive niyan sa tower, especially if you have a Rafaela and an Estes. And yeah, because of this switch-up, because of that last pick, Carmilla, mas lalong humirap yata yung buhay ng Impunity KH. It would have been more sound for me personally if you're gonna try to pick off the Bruno with a Cho all-in. I don't doubt na kaya naman yata yon ni TY. But right now, nako, medyo pedal to the metal ang galawan ng Blacklist International. Game number one, pasok na tayo. A relatively quiet first minute. Mm-hmm. Yeah. I like what Essen did, no? Yung level one niya. Instead of investing onto the minion wave, kasi kaya naman ni Bruno tsaka ni Estes yan. Hindi naman sila nagmamadali clear yung lane. He just went straight towards the orange buff. Ginuro niya lang si YY. Oh! Early knockout! I mean, that's Edward. Nasurpresa, Tol. Happy New Year! Happy New Year! Napaputok, Tol. Happy New Year, everybody! It's a classic matchup, Pakito versus Uranus. Naturally, Uranus does nothing right now. What? Sorry? The Uranus does nothing right now. If you have two good players, if you give them Pakito Uranus, the Pakito will just be on an advantage. Mm-hmm. But, problem is, nalugi sa XP si Boo. So, yes. Talaga na-maximize ni Edward yung advantage siya at that point. And ito yung ano eh, dito papasok yung tanong eh, anong silbi ng Carmilla sa early game? Exactly. Parang napasama pa nga yata si Boom nung bumisita si TY. Yeah. I think Boom could have just stayed under turret tapos yun, inantay niya lang. Siya yung legit TY. Yeah, TY na lang.
Just get out of here. Sabi ni Edward TY. Yeah, let me deal with this, right? So, naghahanap sa baba si Boom ng room. And in mid, si Senpai, hindi naman makasagot. Sobrang, wala. Mana lang puhunan nung dalaman to eh. Si Eson at si B. Yeah. Right now, wait lang. Si Edward, isa pa! TY, saan pupunta? Naghahanap na isa. Cyclone Eye, right through the wall. Ooh. And there's an Ooh. Early turtle. White Knight, gonna go down. Nasipaan ang isa. There's a goal. YSS falls. Wow, nakita mo yung sandwich play doon ng Blacklist International. After taking the turtle, nakakuha naman sila sa magandang pick off. Again, the slow capability. Oh! Still alive! What? 1 HP and a dream. Sapat na para makapag-counter go ang Blacklist International. Humahabol sila dito, OP, Shunpo, way out, and wow, biglang nagulat ha. Medyo, ganoon lang kabilis. Sabi ni, ano yun? Sabi ni Oh My Venus, wala silang damage, like legit. Kulang guys, tara laban tayo. Kasi, well, I mean, he was almost bursted down. Well, that was a full combo from a Lunox and a Cho. Mm-hmm. And wow. Hindi enough para mapatay yung support na Estes. And it came down to the tip. As in, isang basic na lang si V. And then nabuhay pa. Pero ngayon si Wise, papasok. A few hits right here. Eson gets hit by the way of the dragon. Ooh. Napalayo pa nga sama-sama. And a free kill goes over to Blacklist International. Another gold pick-off sa side ng Blacklist International. Ito talaga yung laning nila eh. Pagkatapos ng aggression sa middle lane, aakit agad sila sa lane ni Oheb para makontrol or at least masira agad yung mga energy shields ng turret. But look at this. Boom! Boom! 3 minutes! Magda-double cut, triple cut. A little too dangerous. Yeah. Especially against the Harith. Pero at least it forced out the recall from the Harith para hindi siya makapag-farm basta-basta sa kanyang lane. Mm-hmm. And this will attract more attention for the side of Impunity KH. So in turn, makakapag-push naman yung Impunity sa may top lane. Si Oheb naman this time around yung maiipit. Mm-hmm. And he's not in any shape to take this fight. Not just yet. Wait lang. Mon Delicado, Venus, right through the wall. Way to drive on. Purify under the Zaman Force. They're gonna lose the turret, pero at least walang namatay. Yeah. Safety, safety. Nakikita rin kasi na yung risk ng ano eh, sa side ng Impunity KH. Kapag nakapag-farm si Senpai, dun manggagaling yung main damage dealer ng Impunity KH when it comes to early to mid. Crap. So ang ginagawa ng Blacklist International ngayon is they're just a really applying pressure through all the lanes ng Impunity KH para ma-take down nila kahit magkaroon agad sila ng ma-occupy agad nila yung territory rather ng Impunity KH para mas slow down yung power spike ni White Knight. Ino-off nila yung timing ni Impunity KH. They're basically forcing mid-game and late-game to come in so much sooner. Wait lang, si Edward, makakaisang knockout pa ba? Hindi na. Pero tinan mo, si Venus nag-drop ng domain dito para mahirapan si White Knight. Still gonna get his purple, but only just so much. Up pa rin ng mga 1-5, 2K gold ang Blacklist. And bottom lane, wait lang, 2v1 dito sa mid. Oheb through the wall. Oheb through the wall. At nakikita talaga natin, mahirap hulihin ng mga members ng Blacklist International. At kung sakali makahuli ka, siguraduhin mo na wala si Oh My Venus at wala si Eson. Kasi ang bilis lang din ng pag-regen ng HP. So, again, capitalizing on their strengths, Blacklist International, ubus ka agad yung tier 1 turret. Just at the nick of time na tumama tayo sa 5-minute mark, wala ng energy shields. So, mas mabilis na naman makakuha ng turrets dito. Si Wise, again, the volley shot, ang bilis tumunaw ng turrets niyan. Especially kapag lahat ng mga tier 1 turrets, kapag hindi siya nakokontrol. So, Blacklist International, they're currently on the lead right now, kundi lang sa points, but when it comes to territory and also when it comes to momentum. Yep. Pretty good decision making here by Blacklist International. Binibigay na kay Oheb yung purple para makahabol siya kasi binugbog yung lane niya. Yeah. So this allows them to breathe a little more so that they all scale up at the same time. Again, ube. Ultimate bonding experience. Wait lang. Zaman Force dito. Senpai, papatulan ni Oheb. Oh! Nagpa-backout na members ng Impunity KH. Get out of here. Off-camera kill by Eson. On to Boom! And right now, tuloy ang laban. TY goes down. Senpai, order brilliance. Kala ko mamamatay na siya. Opa. Opay. Opa. Opi. Goes out. Ang dami ah. Tinawag mo lahat ah. Mula Korea hanggang Pilipinas. Lahat eh. Medyo tumigil yata sa isang bansa pero... Teka, si Bates dumating. Nakaisa pa. Joke Woo! Lang. Off si Bates again. Ang galing eh. Close eh. I could have sworn man. They were gonna go for it. They're gonna take this mid lane turret. And right now, Zaman Force committed. Apat de depensa dito si Boom of Cam. Wow. I don't even know how the boom fell. Gusto ko lang sabihin, yung OPA tsaka OP pasok, yung isa censored eh. Hindi! Pinagsama ko lang kasi ang galing nung ginawa niya. Yung isa nasa CyberX eh. Hindi! Yun yun yan! Game na! Isa pa oh! OP! Oh! Combo kill! White Knight! Ganda nung attempt ay, sinubukan pa niyang pahabulin yung shields para ma-survive niya yung turret hit. From the, well, the turret, syempre, turret hit nga. Pero yun nga, Impunity KH, actually, nagiging maganda yung sagot ni Impunity KH. Instead of actually reacting to Blacklist International, ang ginagawa nila is they put 3 heroes on a lane para mapigilan yung push ni Blacklist International, and they place the YSS alongside the Cho.
Kasi ito yung hero na pwede nilang gamitin to attract attention away from Blacklist International. Yung Cho, kasi hindi pa nila kaya yan at this point. Oh. T-Wise, abubuta. Wise comes in with the dash. Senpai yung susunod. Senpai, Yamete. Pero may comeback. White Knight takes down Wise. A shutdown. And just like that, masaya na ang Impunity Cage. I think tama itong ginagawa nila. Parang kung may mag-overextend, kunin nyo. Pero si OP papabagsakin ni Oheb. And I think may bagong threat si Oheb na yata. Yeah. And dapat bantayan ng Impunity. Yep, nakikita natin yan before, since ng MPLPH. Kapag nasa shutdown, kapag medyo bumabagal yung transition ni Wise, laging si Oheb yung nag-step up. Nakikita natin siya mga plays. So, tingin ko, napaganda rin talaga ng double support strategy ng Blacklist International because you have the option to give each core heroes a support na pwedeng umalalay kapag merong tatumbang isa. So, nakikita natin dito sa movement ng Blacklist International, talagang na-occupy na nila. Sila mismo yung gumagawa ng mga plays at nag-react yung Impunity KH. Which is dapat, kayo dapat yung gumagawa ng plays if you're up against Blacklist International. And I think they're gonna make this work. Right here, mayroon silang attempt. Lambok. Lima to, uy. Lima to, papasok! Nice catch by Obi onto Wise. Taking him down. Oh, may Venus na rin susunod. Oh no, it's a disaster! Eason, Uncle Eason, 1 HP left. Naghahanap dito ng combo. Oheb, Zaman Force. Pero Oh my goodness! Hindi rin enough yung damage yung diet penalization, but tingin ko narinig yata tayo ng Impunity KH. Sila ang gumagawa ng play ngayon and they're able to choke out or they're able to corner Blacklist International on that small space na talagang lahat ng Ionic Edge dito ni Boom sapul sa lahat ng members. Lahat sila may marks and Blacklist International had a very difficult time disengaging kasi nahuli agad yung mga supports ng Blacklist. Yeah, and dito na nagme-make sense yung Carmilla pick to kasi again, ang hiling magdikit-dikit ni Blacklist International. So that's the idea of Impunity Cage. Pwede nating labanan na 5v5 kasi yung spill damage, mahati yan along the players of Blacklist International. Pero that fight was actually, it became good because OP was able to find a TikTok play onto Wise. Mm-hmm. TikTok play, Way of the Dragon, the perfect target. Ngayon, Turtle secured here by Wise. They take down TY, easy pickoff. Now, flicker in by Edward. Jiboom ang kanilang target. That's going to be the wards put in, but it's not enough. Oheb slays Uranus. Eh, na, sabi nila, okay, wala na yung TikTok, guys. Cool down yan, 120 seconds, let's go. Pero, si OP. Si OP talaga may pang... Ito talaga si hardest working man in Cambodia. Ang daming hardest working man. Lahat na lang ng bansa may ganitong player. Walang sinasan to. Hero, turret, sino to? Senpai? Oh, Senpai. Pero makita mo yan, bilis talagang bumasag ng Blacklist International. Bawat pick-off, merong agad sagot na turret, na another objective. Kaya napapwera sila yung Impunity Cage na naloba sa base nila. Kaya ang ginagawang trabaho na nandito ni OP, tamang trabaho lang. Tamang trabaho, yun yung trabaho niya. Now, boom, down to what? A third of his health? Ang bilis. Yeah. So, medyo bumubuo na. Gumaganda na. I think the next time we see Wise's items, doon natin makikita kung ano talagang progress niya. Yeah. Mm-hmm. And the problem na kasi ni Boom dito, instead of going for the Brute Force Breastplate, he went for the Enchanted Talisman. And I think Dominance Ice, yung next item niya rito, it's gonna help the Carmilla para pag nagdigit-digit yung Blacklist International. Ang trabaho ni Boom ay pumunta sa gitna, tapos mag-boom. Medyo masama yung joke na naisip ko. Shoutout kay Jiro, Inomad Pineda. Pero yeah, yun yung gusto niya mangyari. This exact fight. Oh! Replica niyan. Digit-digit sila. It's gonna help the Carmilla for the spill damage. Perfect. With the teamfight presence of Impunity KH. Dagdag pa natin dyan yung presence din ni Senpai. Perfect. On the Lunox. This is looking rosy. Perfect execution by Impunity KH. And I think tama rin yung placement ng laban nila. May pader, so hindi makahil si Eason tsaka si Omay Venus. Yeah. So I guess that was their first big win in this matchup. Maybe save also for one more TikTok play by OP kanina kung saan pa ako medyo nag-stumble sa aking mga words. But right now, back into form here, we give the early game to Blacklist, mid-game somewhat in Impunity KH, now coming up to Lord times 2-1, lalabas si Lord. Feeling ko back to form ang Blacklist eh. Parang kanila ulit yung mapa. Yeah, ito yung talagang box. Dito magaling si Blacklist International yung mag-establish yung box. They really are good in terms of protecting Wise whenever they try and take objectives. Lalo na yung ginagawa ni Eason tsaka ni Omay Venus. Kaya nilang gawin to na silang dalawa lang kasi usually si Edward talaga nasa kabilang side ng mapa. Talagang siya yung gumagawa ng mga split push. Oh, boom! 3 hits! Napa-boom dito ni Wise. Summon Force in by Oheb. There's your brilliance. Medyo Ruby DD play yun. TY falls. Grabe! And right now, punished si Senpai. Hindi siya Senpai DD. Ngayon, nag-isa na lang dito si Hop. 3 hits lahat! Maniac! Si Wise! Ibigay nyo na! Guys! Ibigay nyo na yung savage! Ayaw ibigay! Ayaw ibigay! White Knight naman! Guys!
lahat ng heroes 3 hits, walang hindi lumagpas. Paano malalabanan to? Easiest 1, 2, 3 para kay Wise. OMG. They take the Lord, no contest. Si White Knight sabi niya, guys, out na ako. Out na ako. Out na ayaw. Para silang ibigay yung Savage. Para okay silang sumakay sa jeep. Te ano, Tats, John Leo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pero ilang jeep yon? Apat. Apat na jeep. Nag 1, 2, 3 si Wise sa lahat. Sakto ka kakuha pa ng BOD dito ni Wise. So lalo pas kakate. I don't see the item. BOD pa lang, BOD pa lang, BOD pa lang. So it's in this form that you see yung timing. Diba kasi alam nilang 3,000? Una dapat 3,000? Si Oheb. Una dapat si Oheb. May crits naman ang isang Bruno. Kaya Blade of Despair muna. Oo. Kumbaga, ang dami nilang control yun. Ang dami nilang CC, rather. Mm-hmm. Sa side ng Blacklist International. Kahit tumama, kahit tumaplis ka lang sa gilid ng domain, yatap ka na. Yep. Tignan mo yung crit niya, no, Wise. Mas malaki pa sa sahod natin. Anong currency? Pero wait lang. Balik muna tayo sa laban. Easy defense here by Impunity KH. Not at the cost of the turret, but at the cost of Boom's life. Siya naman ang boom. And one more goes down. OP taken out. Oheb gets the kill. Zaman Force committed. That's oh, my goodness. Senpai goes as well.